Guys, welcome back to my YouTube channel. So yes, for this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa itong aking encapsulated flower nail design. So maraming salamat sa lahat na nag-request kung pwede ko bang gawa ng video tutorial. And ito nga pala yung ating mga gagamitin sa ating design. So first is itong clear builder gel. Ito yung kanyang itsura. Yes, clear po ang ating kailangan. Clear as crystal clear. So, next is itong ating brush. Ito yung itsura niya sa lahat ng mga nagtatanong kung ano yung brush na ginagamit ko. Ayan po yung kanyang itsura. Next, top coat and base coat. And yung ating dried flowers na iba't ibang kulay. So, ayan. Ayan yung ginamit ko. Color peach, kung nakikita nyo. And next is itong ating tweezer. Ayan, pointed tweezer. And by the way guys, nakapag-nail prep na din pala ako. Kung hindi nyo pa napapanood yung aking nail prep video, ilalagay ko na lang dyan yung link para makipapanood nyo kung paano ako mag-nail prep. And by the way guys, maikli po yung kuko ko. So, gumagamit po ako ng nail tips. Ito yung kanyang itsura para humaba yung aking nails kasi mabagal po tumubo yung aking kuko. So, gumagamit ako ng nail tips. Ito yung kanyang itsura, guys. Ayan. Ito yung kanyang itsura. And meron, ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang line dyan. Kasi, hindi siya full cover. Okay? Hindi siya full cover. So, hanggang dyan lang siya, guys. And, ang ginagawa ko bago ko siya ikabit, nilalagyan. I mean, fina-file ko siya. Ayan, yung may bandang line dyan. And then, saka ko siya lalagyan ng glue. And, after nyan, ididikit ko na siya sa aking nails. So, parang ngayon lang. Ganyan lang siya. Hindi siya full cover. So, hanggang dyan lang siya sa may free edge natin. So, yes, ang dami ko ng hanash. Pasensya na ako para akong nagra-wrap. And, yeah, simulan na natin to. So, ito nga pala yung aking napili na color na dried flowers. Kagaya ng nasa aking mga kuko. Ayan. And, bago ako magsimula, ikakat muna natin kasi magkadikit sila lahat eh para hindi na tayo mahirapan mamaya. And yes, natapos din tayo sa pag-cut ng ating dried flowers. So next, ito na talaga. Sisimula na talaga natin. So ito nga yung ating gagamitin na builder gel. Clear dapat yung ating gagamitin. Wala, ang cute niya kasi parang magiging glass yung ating nails. So, kukuha lang tayo ng manipis, guys. And ingat lang kayo kasi super lagkit niya talaga, promise. So, ayan. Ganyan lang kung paano ko lang siya ilagay. Manipis lang naman yung ating kinuha. So, parang maglalagay ka lang naman ng Q-tix. Ayan. Then, spread mo lang siya. Ayan. Ganyan. Ganyan na. Tama. Ganyan After nyan, lalagay na natin, ididikit na natin yung ating mga, yung napiling dried flowers, yung color na napili natin. So, ayan. Yung stem, ilalagay natin siya sa free edge. Ayan, dyan. Ilalagay natin dyan yung stem. So, ayan lang. Didikit lang natin sa kung saan natin gusto. So, kung okay na sa'yo yan, i-cure na natin siya for 1 minute. So, yan. Diba? Ang cute nila. And yes, tapos na tayong mag-cure for 1 minute. Next is, kukuha naman tayo ng makapal na gel kasi i-encapsulate na natin yung ating dried flowers. So, paano ko ba siya i-explain? Yun nga, i-cover na natin siya. Hindi, huwag mong ididikit yung brush mismo dun sa nail mo ha. Bali, yung tip lang nung brush mo, yun lang yung parang nakadikit dun sa gel and parang ini-spread mo lang yung gel. Ayun, basta yun. Pero may didikit yung iyong brush sa nail. So, ginaganyan ko yung aking nails para bumaba yung gel. And sa totoo lang,
mahirap siyang gamitin, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Sa totoo lang kasi, nung unang gamit ko, nahirapan din talaga ako. Pero ngayon, gamay ko na kasing gamitin yung itong builder gel. And by the way, ginaganyan ko yung aking nails para mapunta sa gitna yung gel. And yan, ginaganyan-ganyan ko din para hindi lang yung mapunta sa gilid, mapunta sa baba. Alam niyo yun, kasi means, kaya magtataka, hala, ba't hindi pantay yung kuko ko? Ganon. And yes, after neto, i-cure na natin yung ating nail. Okay guys, tapos ko na siyang ma-cure for 3 minutes. Yes, 3 minutes ko po siya kinu-cure kasi yung aking lamp ay 35 watts lang po. So, mabagal po talaga siyang matuyo. And by the way, kung after mo siyang ma-cure and kung sa tingin mo hindi pa siya na-cure talaga kasi kung mapapansin nyo, pag ginanyan nyo, malagkit. Meron parang pa siyang basa-basa. Ang gawin nyo, spray lang kayo ng alcohol sa tissue, then punasan nyo. So, ayan. Kung napapansin nyo naman, tuyo na siya. And okay, kung sa tingin nyo, hindi pantay yung kuko nyo, may umbok dito, merong umbok dito, kahit saan may umbok, pwede nyo siyang i-file. Meron tayong dalawang klase ng file. Meron tayong electric file and yung ating 100 over 180 file. So, first, ito muna yung aking gagamitin na file. Ayan. Ipa-file lang natin yung kung saan man yung fill natin merong hindi pantay, may umbok. And huwag kayong matatakot na i-file siya. Don't worry guys, hindi naman masisira yung design, hindi rin siya magagasgasan. So, next naman na itatry natin is itong ating e-file. Sa totoo lang guys, sobrang nakakapagpadali ng gawain itong ating e-file. And number 5 lang yung ating speed. Kasi pag mabilis and in-stay mo lang siya sa isang place, makakaramdam tayo ng ring of fire and sobrang init noon, masakit siya sa pakiramdam. So after natin siyang i-file, ibabuff na natin siya para makinis yung ating nails. So after nyan, isprayan ko lang siya ng alcohol para matanggal yung dust. And next, lalagyan na natin siya ng top coat para makita na natin yung ganda niya, guys. I swear, this is my favorite. Paglalagay ng top coat and cuticle oil. So, ayan. Ayan, oh my God, diba? Or ako lang yung na-amaze. Pero, ito yung favorite ko kasi parang nakikita ko na yung ganda niya. And, i-cure na natin siya for 1 minute. So yes, tapos ko na siya ni-cure and nalagyan ko na rin siya na itong aking cuticle oil. So ayan, di ba? Sobrang cute niya and sobrang dali lang niyang gawin. So sa lahat ng nag-request ng video na to, sana nakatulong and nagustuhan niyo tong video ko na ito. And kung nakatulong and nagustuhan niyo, please don't forget to give this a thumbs up. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please hit that subscribe button with notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video. And again, thank you for watching and I hope to see you again on my next video. Bye!